Kulto, Kanole, Horror Story. Panahon ng tag-ulan, gapasan yun, kasalukuyang umuulan nang dumating ang makulit na mensahero. Si Kanole naman ng mga oras na yun ay nakahiga lang. Kampante si Kanole na hindi tatangayin ng malakas na hangin ang kanyang kubo dahil nga protektado ito ng kanyang mga gabay. Bossing! Boss! Ano yun? Yung mensahero? Boss! Nakita ni Kanole ang mensahero na umaahon. Basang-basa ito ng ulan. At konting-konti na lamang ay hahanginin na ang makulit na mensahero. Dalian mo! Lakas ng ulan! Akala mo, boss, ha? Hindi ko madadalay sulat sa iyo, ha? Walang sinabi sa akin yung ulan at hangin na yan. Teka, boss. Buti hindi tinatangay ng hangin itong kubo mo. Eh, parang sa tingin ko mas matanda pa to sa iyo. Eh, talagang mas matanda pa ito sa akin. Sipin mo, mana ko to sa aking nanay at saka tatay. Ah, sulat? Nabasa na. De, may plastic yan sa loob. Ah, kanino galing? Kay paring Edgar. Pare, anihan na rito sa amin sa Cagayan. Dumapa ang mga palay namin. Halos walang gustong makigapas. Dahil mahina yung palay at nilulubog ng tubig. Pare, baka gusto mong gumapas. Pumunta ka lang dito. Aantayin kita, pare. Gapas, boss? Baka pwede akong sumama dyan. But sasama ka pa eh, di ba? Meron ka namang trabaho. Eh, panag-ulan eh. Ganon, o di sumama ka sa akin. De, biro lang. E di hinanap ako ng maganda kong asawa. Ha, makasabihin nun eh. Pumunta lang ako sa iba. Bakit? Nahuli ka na ba kasi? Ginawa mo na ba? Eh, hindi pa naman. Baka ngayon pa lang pag sumama ako sa iyo. De, boss. Lakas kasi ng ulan eh. Pwede bang magpalipas muna ako dito ng oras? O naman. Kinabukasan nagbiyahin na si Kanole papunta ng Cagayan. Isang araw lang ang biyahe at nakarating na siya doon bandang hapon. Wala pa ring tigil ang pag-ulan ng mga panahong yon. Opo! Grabe naman pala nangyari dito. Dapa lahat ng palay. May tubig pa. Kahit nakabukas yung mga pilapil at aripit, eh naiipunan pa rin ng tubig. Pare! Paring Edgar! Pare ko! Nandiyan ka na pala! Halika, tuloy ka! Oh, ba't parang di ka nabasa ng ulan? Eh, secret? Nako, duda na naman ako sa'yo, pare. May ginamit ka na namang mutya, ano? Shhh, huwag ka maingay, pare. Baka madinig tayo ng mga tao sa kabila. Asya nga pala, pare. Kape muna. Ah, pare. Kaya kita pinatawag. Siguro na may nabasa mo sa sulat ko na dinapa yung mga palay dito. E tignan mo naman, pare, oh. Halos yung isang banos ko, e dinapa ng hangin, tapos may tubig pa. Kaya nga, pare, sayang naman, e di pa paano yan. Lugi na kayo. Eh, parang ganun, pero ang importante kahit paano merong maibabalik. Yun ding araw na yun, ay bumulaslas ang balita na merong apat na lalaki ang dayuhan. Isipin mo ba naman, dayuhan na lamang sila at sila pa itong nang aagaw ng gapasin ng mga tao doon. Wala namang magawa yung mga ibang may saklong, ibinibigay na lang ito ng may-ari dahil nga naisip ng may-ari na sila ay dayuhan. Wala silang sasantuhin na gapasin. Kahit dapa pa ito at lubog sa putik. Pare, yung mga taong yan, hindi ko sila kilala. Pero tignan mo, mukhang mahirap pagkatiwalaan. Pare, ayan ka na naman eh. Huwag kang nagja-judge ng tao. Aba, English yun, pare, ah. Oh, pare, tignan mo, may kaaway yata sila.
Yung mga dayong yon ay nakikipagsagutan sa isang pamilyang nakikipag-agawan sa gapasin. Yun ding oras kasi na yon ay gumagapas na si Kanole. Katabilang kasi ng bahay ni Edgar ang kanyang bukid. Nung una ay pinabayaan muna sila ni Kanole na magsagutan dahil malapit lang naman doon ang barangay. Kaya lang ang hindi nagustuhan ni Kanole nang biglang kumuha ng itak yung dalawang lalaki at heto pa, naglagay pa yun ng krus na pabaligtad sa kanyang itak. Nako pare, hindi yata tama yun ah. Alin pare? Eh pare, kahit na malayo sila, nakikita ko pare yung hawak nila. Teka, lalapitan ko. Teka pare, huwag ka nang makialam dyan. Hayaan mo na sila eh, problema nila yun eh. Hindi pare, buhay ng tao yun eh. Anong buhay? Wala namang pinatay. Basta pare, dyan ka lang ha, sandali lang. Pagpunta doon ni Kanole, natigilan ang mga dayo sa pagsasalita nila ng hindi maganda sa isang pamilya. Sino ka? Nole, tagagit ng Luzon. Ah, ganon, umalis ka na rito. Hindi ikaw ang kausap namin. Eh, meron lang sana akong tatanong. Mga dayo ba kayo? Oh, bakit? Ikaw rin, di ba? Ha? Paano mo nalaman? Umalis ka na. Wala tayong pag-uusapan. Aalis ako. Basta yung itak nyo, eh bitawan nyo. Bakit? Pulis ka ba? Militar ka ba? Hindi, civilian. Concerned citizen. Ah, ganon. Akmang, susugurin si Kanole ng isa sa kanila. Pero napigilan ito ng kanyang mga kasama. Batid kasi ng mga lalaking yun na si Kanole ay merong karga. Mamayang gabi ka sa amin. Antayin kita. Doon lang ako nakatira. Hindi nagtagal ay dumating ang may-ari ng bukid at pinaaalis ang isang buong pamilya na dati nang may saklong sa gapasin. Umalis na ho kasi kayo rito. Eh nung isang araw, hindi naman yan dapa eh. Pinagagapas ko sa inyo bago dumating ang bagyo. Kaya lang eh, inuna nyo yung iba tapos ngayon, makikipag-agawan pa kayo sa mga dayo. Tamang kayo ang matagal nang gumagapas dyan. Pero sa pagkakataon na ito, ibigay nyo muna sa mga dayo. Saka ang lalaki ng katawan no? Brad, matatapos nyo ba to ng maghapon? O naman, kayang-kaya namin to boss. O sige, kahit na umuulan sige, banatan nyo. At ikaw naman Brad, sino ka? Brad, dyan ako sa kabila. Kay pareng Edgar. Eh doon ka pala gumagapas. Bakit nandito ka? Eh kasi Brad ano eh, naglalabas ng itak tong tao. Tatagain yata. Eh nung pakialam mo, di ka naman pulis, di ba? Oo. Umalis muna si Kanole dahil nandoon naman ang may-ari ng bukid. Bumalik siya sa paggagapas ng dapang palay at naikwento niya sa kanyang kumparing si Edgar yung mga nasaksihan niya. Ayon sa kwento ni Edgar, ang may-ari nun ay rapas. Ang ibig sabihin nun, kapag ito ay nakahawak ng kung anong bagay kapag siya ay galit, wala itong pigil upang ibato at ihampas sa taong kanyang kaaway. Ganon pala ang rapas. Hayaan mo sila doon pare, bakit ba kasi nakikialam ka sa mga taong yon? Rapas ang may-ari nun eh, kapag nakahawak yan ng itak. Eh hindi yan mapipigilan. Pag may kaaway, talagang itataga niya yan pare. Alam mo bang hindi ko na mabilang pare ah. Kung ilang beses nang nakulong ang taong yan. Malakas kasi sa itaas eh. Kaya madalas na nakakawala. Ah ganun, o sige na nga. Pagsapit ng gabi, nag-ayang mag-inom si Edgar habang silang dalawa ay nag-iinom. Dumating ang mga dayuhan. Oh, nandyan pala kayo. Pasok kayo mga kaibigan. Maganda pa nga ang pagkakabate sa kanila ni Kanole. Tapos ang sabi nung isa, hindi ba sabi ko sa'yo, mamayang gabi ka.
Eh, oo nga, pero kalimutan na natin yun. Masyado naman yatang dinamdam nyo yung pagkakasalita ko sa inyo. Uminom na lang tayo mga kaibigan, sige na. Nang makita naman ng mga kamag-anakan ni Edgar ang mga dayuhan na nandoon sa kanilang bakuran, nagsigsiseraduhan sila ng mga bahay. Anong problema ng mga kamag-anak mo, pare? Eh ba hindi ko alam. O mga kaibigan, maupo na kayo at saluhan nyo kami. Hindi na. Hindi kami iinom. Diyan na kayo, babalik kami mamaya. Meron pa kaming gagapasin. Aba gabi na. Maambun. Madilim. Makikita nyo pa ba? Wala ka na doon. Kinabukasan, nabalitaan nilang yung isang pamilyang nakikipag-agawan sa gapasin. Yung tatay noon ay nakitang palutang-lutang sa maliit na paligi. Ang daming tao na mga nakikiisyoso ayon sa imbestigasyon. Pinatay ito gamit ang matalas na itak. Karimari-marim ang sinapit ng padre de pamilya dahil biniyak ang tiyan, nilaslas ang leeg at hiniwaan pa ang kanyang mga hita pababa sa kanyang paa. Makikita mo din na yung mata nito ay merong tama na animoy tinusok ng karayom ng sako. Yung mga palad nito ay merong butas na parabang. Pinakuan din ng pako at yung kanyang mga baraso ay merong bakas ng pagkakatali ng lubid. Grabe naman pare, sino kayang gumawa nito? Wika ni Kanole kay Edgar. Alam mo pare, mabait ang pamilyang yan. Siguro may nakaaway pare. Nung mga oras na yon, yung mga dayuhan naman ay abala sa paggagapas ng palay na dapa. Hindi sila nakikiisyoso, kaya't malabo silang mapagbintangan at wala ring makuhang matibay na ebidensya ang mga otoridad upang iugnay sa mga dayuhan. Ilang banos lang ang pagitan nun sa ginagapas nila Kanole, pero nagtitinginan pa sila na animoy napakalapit lamang ng distansya. Pare, tumingin ka sa ginagapas mo. Eh baka mamaya, mahiwa ka pa rin ng lingkaw. Huwag ka nang tumingin doon sa mga dayo. Ayaan mo sila, pare. Pare? Ah, pare. Mamayang tanghali. Alis mo na ako. Eh, saan ka naman pupunta, pare? Diyan lang. Maghahanap ako ng magandang lilim. Eh, tamang-tama. Sikat na yung araw. Wala namang ulan. Eh, ikaw bahala, pare. Basta kumain muna tayo. Sa bandang duluhan kasi ng ginagapas ng mga dayo ay merong kagubatan na nasasakupan ng may-ari ng bukid na kanilang ginagapasan. Nagdala si Kanole ng duyan, bandang tanghali yun, at kanyang isinabit sa malaking puno ng mangga. Nagkataon naman na ang mga dayuhan ay naroroon kumakain. Nagawa pa nga ng mga ito na ayain si Kanole na kumain. Kaya siya lumapit sa kanila. Sarap ng ulam niyo ah. Parang ibang klaseng karne yan. Bati sa kanila ni Kanole. O naman, lika na kumain tayo. Sige. Busog na ako eh, tsaka di ako kumakain ng karne. Aba, Muslim ka ba? Hindi. Ayoko lang talaga. Iba kasi ang pagkakatingin ni Kanole sa klase ng karne. Nang dahil doon ay nagsigarilyo na lang siya sa tabi ng mga lalaki habang sila ay kumakain. Hindi nagustuhan ng isa sa mga lalaking kumakain ang paninigarilyo ni Kanole sa kanila dahil nauusukan daw sila. Nananadya ka ba talaga ha? Oh? Bakit? Eh nakaupo lang ako dito. Nakita mong kumakain kami. Pinauusukan mo kami. Bastos ka! Tumayo yung lalaki, tapos hinugot nito yung kanyang itak sa kanyang tagliran at agad na hinataw si Kanole. Tatlong beses yon bago siya napigilan ng kanyang mga kasamahan. Unting lamig, bakit ba ganyang kainit ang ulo mo ha? Sa lahat ng ayoko, yung ginaganyan ako,
Dayo ka lang dito, pare-parehas tayo. Eh, yun na nga eh. Dayo ka, dayo ako. Tapos kayo pa itong matatapang. Konting lamig. Habang sinasabi yon ni Kanole ay hindi siya nakatingin sa mukha nito. Bagkos nakatingin si Kanole sa kanyang dibdib dahil merong bumabakat doon na kung anong medalyon. Nang mapansin naman ito ng lalaki, bigla na lamang siyang tumalikod dahil nararamdaman niya na doon nakatingin si Kanole. O sige, alis na ako. Teka sandali. Ikaw ba talaga ay ano bang gusto mong iparating ha? Gusto mo ba kaming subukan? Ha? Eh, sabihin na nating... Ano? Sige. Bumalik ka rito mamayang gabi at tapusin na natin to. Sinabi ni Kanole ang kanyang lakad sa gabi. Ayaw siyang payagan ni Edgar dahil nga ang may-ari noon kapag nakakita ng pagalagala sa sarili niyang kagubatan, lalo na kung gabi ay kanyang binabaril. Paring Edgar, parang namang hindi mo ko kilala. Di naman siya ang pupuntahan ko dun eh. Ikitain ko lang yung mga dayo. Eh pare, sasama ako pare. Apat yun. Baka mamaya kung mapano ka dun. Kahit paano makatulong man lang. Pare, meron kang pamilya. May nag-aantay sa'yo. Ako wala. Yan mo na ako. Kaya ko naman sarili ko pare. Hindi pare. Eh apat yun eh. Para namang di mo ko kilala. Di ba pare? Nung bago tayo maging magkakilala eh, niligtas mo din ako sa mga mayayabang na dayuhan. Panahon na para bumawi ako sa'yo. Pero pare, ito lang ang paalala ko. Wala naman kayong dapat na pag-awayan. Oo sana pare, kaya lang ang mali, mga dayo sila na nang bibiktima ng kanilang mga nakakasagutan. Pare, dapat ko na rin silang unahan. Kasi alam mo, kapag hindi ako ang pumunta doon, sila ang pupunta rito. Maaring madami pa ang pamilya mo o kaya mga kamag-anakan mo rito pare. Ah ganon? Ah sige. Ang pagpapaalam naman noon ni Edgar sa kanyang asawa ay pupunta lang sila sa kabilang inuman dahil merong nag-iimbita. Nang dahil doon, nakaalis sila ng malaya sa bahay nila Edgar habang kanilang binabaybay ang pilapil papunta sa dulo ng bukid kung saan naroroon ang mga nag-aantay sa kanila. Dinig na dinig ni Kanole yung mga sinasambit nilang ritual. Pare, nagre-ritual sila. Sabi ko na nga be, kulto ang mga ito. Pare, dahan-dahan lang ah. Ah sige pare, kulto pala. Nang marating na nila yung bandang dulo, nagtago muna sila at nabobosesan ni Edgar yung may-ari ng bukid ay naroroon. Ang wika pa nun. Ngayon tapos na tayo. Baka pwedeng ituloy na natin ang paggagapas. Boss, gabi na. Oo, gabi na. Pero napag-usapan natin. Natatapusin natin yung gapasin kahit na gabi na. Para ma-lugas na bukas. Eh makulit ka pala eh. Nang sabihin yon ng isang lalaki ay agad niyang sinikmuraan ang may-ari ng bukid. Tapos pinagtulong-tulungan nila ito. Nagtatakbo si Kanole papunta sa kanila. Walang sali-salitang nadinig sa kanyang boses at agad niyang sinikmuraan yung isang malapit sa kanya. Sabi ko na nga be, may ginagawa kayong kabalbalan dito. Wika ni Kanole. Huli na ang lahat, pare. Yung may-ari ng bukid na kanilang pinagtulong-tulungan, kaya pala hindi na gumagalaw dahil laslas na pala ang lalamunan at ang tiyan nito. Kitang-kita rin ni Kanole kung paano ilabas ng isa sa kanila yung bituka ng may-ari ng bukid. Si Edgar naman ng mga oras na yon ay hindi makapaniwala. Lalong-lalo na nang putulin ng isa sa kanila yung bituka ng may-ari ng bukid at inilagay sa isang malinis na banyera. Ayos na! Pwede na nating lutuin!
wika pa nung isa. Mga walang hiya kayo! Sa galit ni Kanole, nilabas niya ang kanyang itak na kalawangin. Tinawanan lang siya ng mga lalaki dahil hindi raw tumatalab sa kanila ang itak. Lalong-lalo na yung puro kalawang at bungal-bungal pa. Huwag mo tong mamaliitin. Pag tinamaan kayo nito, tignan ko lang kung anong mangyari sa inyo. Umiikot-ikot sila noon na animoy kumukuha lang ng tiyempo upang sumalakay sa isa't isa. Yung isa naman ay abala sa paglilinis ng bituka. Masarap siguro yung bituka mo, bossing. Anong gagawin nyo dyan? Kakainin nyo? Tama! Tama! At kami din ang kumain sa bituka ng taong nakita nyong palutang-lutang sa paligi. Ganun. Si Edgar pala ng mga oras na yon ay merong bit-bit na sariling baril. Nakalagay ito sa kanyang tagiliran at hindi mo mahahalata. Pinutukan ni Edgar yung lalaking naglilinis ng bituka. Tinamaan yon ng dalawang beses sa ulo. Pero parabang hindi man lang ito tinablan. At nang lumingon ito kay Edgar ay nanglilisik na ang mata ng lalaking yon. Ubusin mo! Ubusin mo yung bala kung gusto mo! Hindi nangilag si Edgar na ubusin ang bala ng kanyang baril. Pero nang maubos, tinawanan lang siya ng lalaki. Hindi mo ba alam na kami ay hindi tinatablan ng bala? Kami ay mga kulto na kumakain ng laman. Ganun. Nang sabihin yun ng isa, agad na sinalakay ito ni Kanole at siya ang inunang tagain. Tinagan niya ito sa bandang dibdib at nagulat mismo yung kulto kung bakit siya tinablan ng kalawanging itak ni Kanole. Pagkatapos nun ay tila ba nangilag na ang mga kulto dahil imposibleng tatablan sila ng itak ni Kanole. Nagtatakbo yung isa kaya't hinabol ito ni Edgar. Yung tatlo pang naiiwan ay sinugod ni Kanole. Nilabas niyang muli ang kanyang itak. At sa pagkakataon na yun, mas lalo nang naging agresibo si Kanole na makipagpatayan sa kanila. Yung tatlong yun ay mga naghubad. At dito nakita ni Kanole ang napakadami nilang tato. Sa dibdib nila ay merong tato ng muka ng demonyo. Tapos sa kanilang mga baraso ay merong tato na parabang nagliliyab na sibat. Tapos sa kanilang mga palad ay meron ding tato na parabang sa malaking ahas na nakabuka ang malaking bunganga at meron ding pangil sa gilid. Natigilan si Kanole, lalo na nang makita niya yung muka ng demonyo na nakatato sa dibdib ng tatlo. Ayon pa kay Kanole, nakikita niyang gumagapas ng nakahubad ang mga lalaking yun. Pero wala naman ang mga tatong yun. Imposible. Paano nangyari to? Saan niyo nakuha ang tatong yan? Wala naman yan nang magkita-kita tayo, di ba? Gulat na wika ni Kanole sa kanila. Inabutan mo kaming nagre-ritual. Alam mo bang, sa pagre-ritual namin tsaka lumalabas ang aming mga tato. At tamang-tama, naging alay pa ang may-ari ng bukid. Maya-maya pa si Edgar ay sumisigaw. Pare! Halika rito, pare! Wika nito pero hindi niya maiwan yung tatlo. Dahil kapag iniwan ito ni Kanole, tiyak na tatadtarin nila ang katawan ng may-ari ng bukid na sa oras na yon ay patay na at hindi na humihinga. Pare, kaya mo yan. Dito lang ako, pare. Isa-isa silang lumapit kay Kanole. Tapos ang wika nung isa. Kung tutuusin, hindi naman tayo talo. Pero pakiilamero ka. Alam mo bang, hindi talaga gapas ang ipinunta namin dito. Ang hinahanap namin ay pagkain at alay. Kung ayaw mong sumunod,
Wes, lisanin mo ang lugar na ito. Hindi. Napakamalas nyo kasi nandito ako. Yung lumapit sa kanya ay agad na sinikmuraan ni Kanole, kaya ito napaluhod sa lupa. Tapos yung hawak niyang kung anong gamit ay kinuha ni Kanole at ipinalupot sa kanyang leeg. Wika nito na tila ba nasasakal. Kayo? Ano? Lalaban pa kayo? Habang sinasabi ni Kanole yun, nakahawak pa rin siya sa leeg ng lalaki. Tapos dinuduro yung dalawa. Huwag niyo akong takutin. Hindi niyo kayang tawagin yung demonyong nakatatak sa inyong dibdib, hindi ba? Doon ka nagkamali! Maya-maya pa, merong inusal yung isa. Maniwala kayo o hindi, bigla na lamang naramdaman ni Kanole na tila ba merong nakatingin sa kanila. Tapos, yung mukha ng demonyo sa dibdib ng isang kulto ay biglang nawala. Tinawag ko na ang aming Panginoon. Wika pa nito. Ibang klase. Sa dami kong nakalabang kulto, kayo pa lang pala ang kayang gumawa ng ganyan. Hindi na malayan ni Kanole na yung nasasakal na lalaki na kanyang hawak ay nawalan na pala ng malay. Wala naman siyang planong patayin ang mga yon dahil gusto niyang panagutin sila sa batas. Ang nakapagtataka naman, nagpaputok na ng ilang ulit kanina si Edgar, imposibleng walang nakadinig at nag-report man lang sana sa barangay. Walang makakadinig nun dahil katatapos lang ng aming ritual, bingi ang lahat ng tao sa paligid. Kaya pala, hindi bali, tapusin na natin to. Naantok na ako eh. Sinugod si Kanole ng dalawa habang hawak-hawak ng mga ito ang kanilang mga karet. Sinarangga ni Kanole yung mga karet nila. Napakatalim nun. Kapag hinatak ito sa kamay ni Kanole, tiyak na mapuputol ang kanyang mga palad. Pero hindi nila magawang hatakin dahil napakalakas ng puwersa ni Kanole na animoy 10 tao ang nakatangan sa kanyang katawan, kaya't hindi mahatak ng dalawang kulto yung kanilang karet na sinarangga ni Kanole. Hatakin mo! Tignan natin! Pang-iinsulto pa ni Kanole sa kanila. Maya-maya pa yung dalawang kulto ay nakabitaw sa puluhan ng kanilang lingkaw at nakatingin sila sa bandang itaas. May nakikialam. May nakikialam. Wika nung isa. Andoon kasi yung kaibigan ni Kanole na kapre dahil tinawag niya ito. Ang kaibigan niyang kapre ay naninirahan malapit sa kanyang bakuran doon sa kabundukan, pero anumang oras ay kaya niya itong tawagin kapag tao na ang kanyang kalaban. Lumapit sa kanila yung kapre at akmang tatakbo yung dalawa nang hawakan ito sa magkabilang paa at hinampas sa lupa. Tama na! Tama na kaibigan! Dapat ay pinatay ko na sila. Wag! Sige na, makakalis ka na. Maraming salamat! Sige. Nang mawala yung kapre, wala na ring malay yung dalawa. Si paring Edgar naman ay naghuhumiyaw pa din sa gawi doon. Pare! Tulungan mo ako, pare! Tulungan mo! Nilulublob pala si Edgar ng kanyang kalaban doon sa maliit na aripit. Hoy! Tigil mo yan! Anong itigil? Ayoko! Pare! Lumapit doon si Kanole pero ayaw talagang tumigil ng lalaki. Dinakman niya ito sa leeg tapos inangat at sinandal sa puno. Ayaw mo talagang tumigil ah. Yung mga kasama mo, andun, wala nang malay. Susunod na kita. Sa pagkakataon na ito, makukulong kayo, mga kulto. Pare, bumangon ka na dyan. Madali ka. Magsumbong ka sa pinakamalapit na barangay o kahit sinong tao ang makita mo.
Sabihin mo may naganap na kung ano rito sa bandang dulo ng kagubatan. Sige na pare! Pare. Oo, sige! Sumusuka pa ng tubig noon si Edgar dahil sa pagkakalublob sa kanya ng kulto sa aripet. Ikaw, kung talagang masama ko, puputulin ko na yung ulo mo eh. Pero mas bagay sa inyo na panagutin sa batas. Halika rito. Upang hindi na makawala yung kultong kanyang sinasakal, hinawakan niya ang magkabilang paanon at hinampas ng isang beses sa lupa, kaya ito nawalan ng malay. Pinag-ipon-ipon ni Kanole ang kanilang katawan habang inaantay si Edgar. Heto ang problema, yung patay na katawan ng may-ari ng bukid. Paano kaya maitatanggi ni Kanole na hindi siya ang pumatay sa taong yun? Pero naisip na lang niya na bahala na ang imbestigasyon at haharap siya sa kung anuman ang magiging kalalabasan. Makalipas ang kalahating oras ay dumating na ang mga tao, tapos may kasama pang taga-barangay. Ayon sa mga tao, mga dayuhan daw ang mga yun. Ultimong si Kanole ay inakala nilang kasamahan ng mga taong nakahiga. Hindi ho, hindi ko sila kasama. Alam nyo ba kung hindi ko naagapan, eh maraming peperwisyuhin ng mga taong to. Maya-maya pa ay nagdatingan na ang mga pulis. Itinuturo ng mga taong dumating na kasamahan daw ni Kanole yung mga nakahiga at nagimbal pa sila nang makita nilang yung isang lalaki ay patay at wala na itong laman loob. Arestado si Kanole ng mga oras na yon. Pero bilang pagpapatunay, si Edgar ang nagsabing ang pumatay doon walang iba kung hindi ang mga lalaking kulto. Sa bisa ng pagiging witness noon ni Edgar, napawalang sala si Kanole nang dahil dito naging malaya ang kanilang maliit na baryo. Mga kababayan, hanggang dito lamang po ang ating kwento. Magandang araw po ng Linggo sa inyong lahat. Sana po'y magustuhan nyo ang ating pagnanarrate. Maraming salamat po.